Mga kapatid, marami na sa atin nakaabang sa pagtatapos ng Metrorail Transit 7 or MRT 7. Siyempre, inaasang magbibitbit yan ng ginhawa sa mga Filipino commuters. Ang MRT 7 kasi ang aabot sa San Jose del Monte sa Bulacan at dudugtong naman sa MRT 3 at LRT Line 1 doon sa Quezon City. Imbes na yung karniwang isa hanggang dalawat kalating oras sa biyahe sa pagitan ng Bulacan at Quezon City, magiging 35 minutes na lamang daw yan sa tulong ng MRT 7. Mukhang magandang proyekto nga itong tren na ito. Yun nga lang, isang video ng YouTuber na si Salomo21 ang tila hindi nagbibigay ng buong kwento tungkol dito. Batasan Station naman po mga kababayan, ito na po yung pinakasample. Tuloy-tuloy po ang mga build project and build better more na tinutuloy po ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Base sa pagsusuri natin kasamang Rappler at ng Facts First PH, kulang sa konteksto ang sinabi ng uploader na yan. Hindi lang kasi ang Marcos Jr. Administration at ang nagdaang Duterte Administration ang may kontribusyon sa pagpapatupad ng MRT 7. Katunayan, sa apat na administrasyong dumaan ang proyektong yan. Una, taong 2001, buwan ng Agosto, unang naipasa ang proposal ng MRT 7 sa pamahalaan. Ikalawa, Agosto 28 naman, napirma ng concession agreement. Ang dalawang pangyayari na yan, sa ilalim po ng pamumuno ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Talo naman tayo sa 2016, kung saan sa wakas, naganap na ang groundbreaking ng naturang proyekto. Pinanguna naman yan ni dating Pangulong Noynoy Aquino. Kaya mga kapatid, palaging hanapin ang lahat ng anggulo, lalo na sa social media, madaling ikubli ang ibang bahagi ng isang storya.